на данный. Ты на премии Синди, не на Китай. Sa ngala Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pagbabasbas ng mga votive candles, Amang mapagmahal ikaw ang mukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, basbasan mo po ang mga votive candles na ito na siyang gagamitin sa pailaw. Nawa sa tulong at padalangin ng aming mahal na patron, San Sebastian, ang mga ilaw na ito ay magsilbing liwanag sa aming pagtahak, sa landas, na magdadala sa amin sa kabananan. Pagpalain mo din po ang mga mag-aalay na ito, bitbit ang kanilang mga panalangin, dasal at intensyon. San Sebastian, aming huwaran, tanglawan at gabayan, yaring sambayanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong bibigyan ng sertipiko ang ating Fiesta Mass sponsor. Sa Pasig, San Sebastian Parish, pinagbuhatan City of Pasig Committee de Festejos, this certificate of appreciation is given to for being one of the Fiesta Mass sponsors this Fiesta 2023, the 451st Fiesta celebration. Given this 20th day of January 2023 at San Sebastian Parish, Pinagbuhatan, Pasig City. With the team, San Sebastian, kalakbay ng mga Kristiyanong Pinagbuhatenyo bilang saksi sa bagong buhay kay Kristo. Signed, Brother Joey Vero, Fiesta Committee Coordinator, Brother Robert S. Flores, PPC Coordinator, and Reverend Father Feliciano R. Gutierrez, Parish Priest. Sister Vicky Reyes and family. Miss Ann Romero and family. Muli, maraming salamat po sa ating mga Novena Mass sponsors at Fiesta Mass sponsors.
magandang gabi po sa ating lahat. Ginugunitan natin ngayon ang 451st anibersaryo ng unang misa sa makasaysayang lugar dito sa Pinagbuhatan at kasabay ng kapistahan ng ating mahal na patron at pintakasing si San Sebastian. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang lubhang kagalang-galang Milo Hubert C. Vergara, D.D., obispo ng Diocese ng Pasig at mga kasamang pari. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumairin. Minamahal na mga kapatid, sa araw na ito'y ginugunita natin ang 451st na anibersaryo ng unang misa sa makasaysayang lugar dito sa Pinagbuhatan. At kasabay ng kapistahan ng ating mahal na patron at pintakasing si San Sebastian, isang kawal na Kristiyano na naging martir sa panahon ng Romanong Emperador Diocletiano.
namatay sa pagiging matapat sa pananampalataya. Kaya't upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito ng banal na paghahain nagdudulot ng kapatawaran na may kapal, halina't pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mo kay San Sebastian na makipagtunggalian sa kamatayan para sundin ang loob mo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, gawin mong mapagtiisa naming lahat ng kahirapan alang-alang sa pag-ibig sa iyo at buong sigasig na marating namin ikaw na siyang tanging buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng takot.
pagkat dinabiko ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Panganib sila'y kinukukob. Ang galing ng buon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya at nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sakali mang pag-usiging kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang nagtitiis, gantimpalang makakamit, dangal at buhay sa langit.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pauli sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban yon ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harap ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ipong nakatayo at mag-antanda ng krus habang ginagawad ng mahal na obispo ang pagbabasbas ng banal na ebanghelyo. Puna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Fiesta po sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tema po natin sa ating pagdiriwang ngayong taong ito ng ating kapistahan ay San Sebastian, talakbay ng mga Kristiyanong pinagbuhatenyo bilang saksi sa bagong buhay kay Kristo. Magandang tignan po na sa diwa ng buhay ni San Sebastian at sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi po maiaalis na dumadaan po tayo sa mga matinding pagsubok. At kung titignan po natin, meron pong tatlong sangkap sa ating paglampas sa mga pagsubok na ito na napapaloob sa inyong tema. Yung una, kaakay, yung ikalawa, kaagapay, at yung ikatlo, yung kalakbay. Yung una po, kaakay. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang panaghoy ni Jeremias, pinakabatang propeta sa matandang tipan. Dinaanan niyang matinding pag-uusig. At narinig po natin na kahit sa ang anggulo, sa ang kanto, sa ang sulok, hindi mawawala ang talagang pag-uusig at pagdurusa na kanyang naranasan. At sa mga panahong iyon, para tukdin ang kanyang bokasyon bilang propeta ng Diyos, maging maliwanag sa kanya para matupad niya yung kanyang bokasyon, yung kanyang tawag at misyon, kaakay niya, walang iba kundi ang Diyos. Yun ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya para harapin yung matinding pagsubok ng pag-uusig. Sa tingin ko, ito din po yung kwento ni San Sebastian. Nung pinatotohanan niya at pinanindigan niya ang kanyang pananalig, ang kanyang pananampalataya kay Jesus,
ang kanyang pananalig sa Diyos sa sirkulo, sa gitna ng mga pagano, ang kaakay niya ay walang iba kundi si Jesus. Kaya hindi siya natakot anuman ang dinaanan niyang pag-uusig hanggang sa kamatayan. Yung ikalawa po ay kaagapay. Titignan po natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Pedro, kung ito man po ay si San Pedro ang sumulat o kanyang disipulo, na klarong-klarong kailangan sa gitna ng mga pagsubok nandoon ang kahinahunan. At mapapanatili ang kahinahunan yon dahil nakaakbay si Jesus. Parang magandang imahinasyon na kung dumadaan ka sa maraming paghihirap, katulad din siguro ni San Sebastian pagkatapos ng siya'y pinana at yung unang pagsubok na siya'y patayin ay hindi natuloy, naramdaman niya ang paghagod, pag-akap, hindi lang pag-akbay ng Panginoong Jesus. Kaya binigyan siya ng ikalawa pang buhay, hindi ba? Ito rin po ang karanasan natin, mga minamahal na kapatid. Sa mga dinadaanan nating mga krisis sa buhay, yung mga panahong problemadong-problemado tayo, hindi ba po ba totoo may umaakbay, maaring mahal sa buhay, maaring kaibigan, maaring kasama sa parokya, o mga hindi inaasahang tao na nandyan para iparamdam ang hagod ng pag-ibig at pagpipiling ni Jesus. Yung ikatlo ay kalakbay. Alam po natin, no, sa panahon ng Synod on Synodality, itong pagiging kaakay ng Diyos, pagiging kaagapay ng Diyos ay lalong klarong-klaro, lalong naisasalarawan ng pagiging kalakbay ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Sa Ebanghelyo, narinig po natin si Jesus nagsasalita sa mga disipulo at sabi niya, pag dumadaan kayo sa maraming pag-uusib, huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Lakasan niyo ang inyong loob. Mas mahalaga ang kaluluwa kaysa katawan. Noong nagbabasa nga si Father Adam kanina, para nagsasalita ang Diyos sa kanya, bilang na bilang ang buhok mo sa iyong ulo. Hindi ba? Pero iniisip ko, baka dito lang sa mga gilid-gilid na lang, no? Di ba, Father Adam? Bilang na bilang na ang buhok sa iyong ulo. Parang sinasabi, kailangan ikay magiting, no? At dapat makita mo, mas maiging ikaw ay magdusa sa paggawa ng mabuti kaysa sa masama. Di ba yan ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Kung titignan natin, pag meron tayong dinaraan ng matinding krus sa buhay, magandang maramdaman ang katotohanan na nandiyan ang kalakbay si Jesus na pasan yung ating krus, hindi lang yung kanya. Kalakbay natin siya maaaring patungo sa Kalbaryo. At sa mga panahong parang pinapako tayo sa krus, pinararamdam ni Jesus na ako ang pinapako para sa iyo. Dahil pagkalakbay, sabi nga, walang iwanan. Kailanman hindi tayo iniiwanan ni Jesus. Siguro, naramdaman natin yan itong lampas 2 taong karanasan ng pandemya.
hindi pa tapos ang ating sitwasyon ng pandemya, pero sa tulong at awa ng Diyos, sa pagiging kamanlalakbay niya, tayo ay nagpapatuloy sa buhay. Tayo ay nagkakaroon ng pagtanaw na naramdaman. Nung binigyan siya ng ikalawang buhay, ayun, nagpatuloy siya ng pagpapahayag sa harap ng paganong emperador. Sabi niya na si Jesus ang kanyang Diyos. At anong nangyari? Pinatuloy ang kanyang pag-uusig. Pinagpapalu-palu siya hanggang siya'y mamatay. Pero alam niya, habang nasasaktan, habang nararamdaman ang kanyang katawan, noon ang pana, pero ito siguro matitinding mga hagupit at pamalo, nandyan si Jesus, kamanlalakbay sa kanyang sakripisyo. Sana po sa ating pagdiriwang ng piyesta ngayon, sa inspirasyon ni Jesus, sa inspirasyon ni Jeremias, sa inspirasyon ni San Sebastian, sa inspirasyon ng mga apostol, bawat isa sa atin ay maging kaakay, kaagapay, kalakbay ng bawat isa. Amen. Ayun na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagunita ngayon ng 451st anibersaryo ng unang misa dito sa Pinagbuhatan at sa kapistahan ng ating mahal na patron, martir na si San Sebastian, tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Sebastian.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagganin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga naghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay paging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Langin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala na pinanghawakan ni San Sebastian hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Sebastian ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga ahilig si awit ng papuri sa iyo, na walang pais kalangit ang kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito ala ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tinaman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ang aming mahal na patron at pintakasing si San Sebastian ng Pinagbuhatan, si San Roque, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, tayo dumulog sa ating Ama sa Langit. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Diyos sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Yes.
Panginoong Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Kaya po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo. Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, mapalatay na niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ipuhit po ang lahat. Ating pong dasalin ang panalangin para sa hangarin ng ating parokya ay hirangin bilang damban ng diocesano ni San Sebastian. Ama naming mapagmahal, inilalapit namin sa iyo ang aming kahilingan na ang kasalukuyang parokya ni San Sebastian dito sa pinagbuhatan ay maparangalan at itanghal bilang natatanging dambana dito sa Diocese ng Pasig. Hinihiling namin sa tulong at panalangin ni San Sebastian na aming makapangyarihang huwaran at tagapamagitan na ipagkaloob mo sa amin ang biyayang ito kung naayon sa iyong kalooban. Nawa ang parokya namin ay magsikap na maging karapat-dapat sa biyayang ito sa pamagitan ng ibayong pagsasabuhay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Higit nawa kaming maging tunay na mga halimbawa sa isa't isa dito sa amin at sa buong diocese na aming kinabibilangan. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ni San Jose at ni San Roque, hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at Panginoon namin, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Sebastian, patron ng aming parokya at bawat tahanan. San Roque, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hiniling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Sebastian, kami naway pagindapati magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Happy Fiesta po sa ating lahat! Viva San Sebastian! Viva! Viva San Sebastian! Viva! Viva San Sebastian! Viva! Maraming salamat po sa ating mahal na obispo ng ating diocese ng Pasig, Bishop Milo Hubert C. Vergara, sa pagpaunlak na maging punong tagapagdiwang ng ating Misa Mayor. Palakpakan po natin. Sa mga kapatid nating pari sa diocese, Father Edgar Barameda, PADS Director, palakpakan po natin. Si Father Mar Baranda, ang Parish Priest ng Immaculate Conception Cathedral. Si Father Rizalino Jose, ang Parochial Vicar. Thank you, Father. Si Father Manny Hipolito, dating Cura Paroko, agay Cura Paroko ng St. Ignatius of Loyola. Si Father Albert Absalon, ang Parochial Vicar ng Santo Rosario. Si Father June Sanchez, ang Cura Paroko ng Diocesan Shrine of Santa Marta Parish of San Roque. Father Eman Hudilia, Cura Paroko ng Palati. Father Daniel Estacio, Superintendent PADS Director. Father Ray Liorca, ang Cura Paroko ng St. Jude Thaddeus. Father Danny Flores, mula sa Diocese ng Paranaque/Rome. Father Rudy Paragas, Parish Priest ng Santo Niño de Pasig. Father Edmond Raimundo, ang Cura Paroko ng San Guillermo sa Butin. Ang ating kapatid mula sa Blessed Sacrament Fathers, Father John Season. Father Leonard Ayuyaw. Sa ating Pasig City Government, sa pangunguna ng ating butihing mayor na nakiisa sa atin kahapon sa pagoda ng replika ng ating mahal na patron Vico Soto at ang kanyang konseho. Sa ating kaibigan, Barangay Council headed by Honorable Maricar Asilo Vivero. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Fiesta Committee sa pangunguna ni Brother Joey Vivero at mga kasama. Sa ating Paris Pastoral Council at mga ministries at lahat ng lingkod laiko
na gumanap sa mga gawain ng ating kapistahan. Pagpalain po kayo. Sa ating mga sponsors sa gayak ng Bulaklak, tunay po iyan. Kasi yung iba, inaganon, kala nila plastic. Tunay po iyan. Handog na, at ang musiko na handog ng pamilya ng ating mga kaibigan, sina Katamang at Canelia de Guzman. Sa mga tumangkilik ng ating Fiesta Rapol, ticket at mga sponsors ng ating mga prizes at mga sponsors sa misa, maraming salamat po. Kay butihing Sir Bobby at Ma'am Maribel Eusebio, maraming salamat po. Sa lahat ng tumulong para maging makatotohanan at maging maulad ang ating pagdiriwang kapistahang ito sa ating pagmamahal sa ating mahal na patron. At sa lahat ng mananampalataya, deboto sa loob at labas ng parokya ni San Sebastian. Yung mga nasa ibang bansa na nag-uwian para maranasan ang kasiglahan ng pagbabalik ng ating kapistahan. Maraming salamat po. Happy Fiesta pong muli sa ating lahat at sa ating parochial vicar, si Father Adam, thank you. Sa ating seminarista, pangalan nito si Father Glenn, ayan. Thank you so much. Ano na po ang lahat? Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyukunin niyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga dumadalangin upang sa iyong pangasiwang ngayon dinarangal ang iyong nilikha ay magkamit ng kaligtasan at mga at ang aming niligtas ay mapanatiling nagkakamit ng katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Oh,